Ito nga guys, kauwi lang natin at siyempre mula dito, no, sa akin sasakyan. So lalabas tayo para ipakita ko sa inyo yung mga alaga kong bonsai, no. Ito yung aking inumpisahan, no, sa mula nung hindi ako nakapag-upload ng mga video dahil nag-aral po tayo ng pagbubonsai. Kaya nga ito mga kaswerte ang aking mga ginawa, no, habang hindi ako nag-upload ng video ay meron po akong bagong pinagkakabalaan, kaya ipapakita ko sa inyo, no, yung aking pag aalaga ng mga bonsai, yung panimula, no, yung panimula na sila ay yung karamihan sa mga alaga natin ay wala pang mga dahon, pero nag-uumpisa na sila, no, na magsasanga, na maglabas yung kanilang mga dahon, guys. At ito na, at ipapakita ko sa inyo. Tara, puntahin natin, guys, at samahan niyo ako dito sa aking munting halamanan ng pagbonsai. So ito na, ipapakita ko sa inyo. So ito guys, yung aking yan, ito yung aking mga bagong alaga ngayon. Yan, mga bagong tanim. Ito yung mga bago pa, pero nag-uumpisa na siya, guys. Ayan, kung makikita nyo, ito, ayan, nag-uumpisa na siya. So hindi na tayo kakabahan sa kanya dahil buhay na siya. Ito, kagaya din ito. So may mga ispat-ispat na siya dyan, guys, sa mga sanga na yan. Ayan. Maliliit pa lang siya, guys, pero makikita natin na buhay na siya. So ayan, marami na tayo, guys, marami na tayong yan. So ito yung mga nabili natin. Ito, buhay na rin siya dahil dyan, no? Ayan. Si ano yan, pulahan tree. Ayan. So titingnan natin siya, guys, kung gaano kaganda siya paglaki. So ito naman, guys, ito yung pinaka the best sa akin dahil kung titingnan nyo, you know, halos kalahating puno niya is patay na. So ito talaga yung nagpabilib sa akin, guys. Yan, halos patay na. So ito lang talaga yung buhay na balat niya, guys. Ito yung buhay na balat na kung bakit nabubuhay siya ng ganito. So ang ganda, kita nyo, guys. Yan, you know, ang ganda. So ayan, isa siyang survivor dahil nakita ko siya dati, guys. Ito is talagang lanta na siya. Yan, lantang lanta na. So maliit pa yung mga dahon niya, guys, nung makita ko. So buti na rescue natin siya. So ayan, kita nyo naman kung gaan siya kasimpla, guys. Ayan, o. Ayan. Kaya dyan ako na talagang nawawala yung mga problema ko pag nakikita ko ang ganyan mga alaga kong bonsai. Ayan. So napakaganda niya talaga, guys. Ayan, o. So isa yan sa napipili kong i-entry, no, pag nag-show na tayo. So matagal pa yun, guys. Mga 1 year pa. So ayan. So ito yung mga bago talaga natin, guys. Ayan, may din akong forest. Ayan, titingnan natin kung mabubuhay siya. Ayan. So ayan, yung mga bago natin. So buhay na rin yan, guys. Ayan, oh. Oh, kita niyo yung mga dahon na yan. So buhay na siya. Kagaya niyan. Ayan, oh. So pero hindi pa talaga siya 100% na ligtas o mabuhay. Kaya sana mabuhay silang lahat dahil matindi yung pag-aalaga natin sa kanya. So ito yung aking bantigi, guys. Ayan, at malusog na siya. Yan, talagang pinapalakas ko sila dahil gusto ko na silang i-wire, pero hindi pa dapat dahil kailangan malakas na malakas sila. Ako ko sila iwawire. Tsaka yan, guys, so ang ganda. Ganda pong bato. Yan, so yan sa mga isa nating i-art, no?
ang bantigi. At saka siyempre ito yung mga yung kinalbo ko, so okay na sila ngayon. Yan, ito yung aking tugas. Ayun. So talagang pag nakikita mo yung ganito guys na tinatanim mo, talagang nakakawala ng pagod, no? Dahil sa pinapakita nila, dahil kita nyo naman guys yung mga dahon. Yan, may kita, mapansin natin na ang saya nila, no? Pag na nandito tayo. So ayan ha, binablog ko kayo mga tugas. Ito si tugas guys. Yan, ito naman si ano to, si Bignay. Yan, so yan tayong Bignay. Yan, ayan ang machong macho niya. So ito yung isa kong bantigi guys na kinain ng suso. Ayan, so sana makarecover siya. Dati wala na siya mga dahon guys, pero ngayon nagkakadahon na muli. Sana makarecover, no? At siyempre ito yung isa pang na-survive, no? Ito yung kalimutan ko yung kanyang pangalan guys. So tinusok natin siya dahil napakaganda yung kanyang mga ugat. So ugat lang lahat yan guys. So kaya napaka-amaze talaga na tumubo siya ng ganyan. So hahanapan din natin siya ng malilipatan na mas maliit na paso. Yung kailangan kitang kita yung kanyang posisyon ng kanyang mga ugat na kagaya niyan. Ayan, yan kasi ang pinaka-the best. So ito naman si ano, ito yung kinalbo rin natin dahil gusto natin palakasin yung kanyang mga sanga. No, dahil napansin nyo guys, hindi pare-parehas yung kanyang taba ng mga sanga. Ayan, mayroong malaki-laki. Dahil na yung kanyang protein, yung proteina niya is napupunta lahat sa mga dahon. So kaya kinalbo natin siya guys para naman makarecover yung kanyang mga sanga. Ayan, pati ito. Ayan, isa lang sila yan guys, si Kamuning. Ayan, si Kamuning haba to guys. Ayan, ito naman eh, si Kamuning bilog. Ayan, so kompleto tayo nyan. Alright, so ayan yung panimula natin mga bonsai guys. So ayan, kung mapansin nyo, ayan, yun yung ating mga naipundar na, no? So sana guys magtuloy-tuloy yan. So may higit isang buwan tayong nagtatanim ng ganyan guys. So ayan na yung kinalabasan. So yan po yung sa ating lahat. Ayan, ako po yan ang dyan po ako nag-umpisa guys. Ayan. Alright, so meron pa ko ditong isa na ito yung talagang miracle fruit guys. Ayan o, tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanyang pag-recover guys. Ayan. So nakita ko siya dati is nalalantan yung mga dahon. So sabi ko ano kayang kako ito guys. Ayan, na-survive ko rin siya. Tinanim ko dito. At tingnan nyo yung kanyang katawan guys. Ayan o. So patay na yung kabila niya. So ito patay na to. Wala na yan. So gagawin ko na lang gin yan. Gin. Gin na lang natin siya. Yan. So tingnan nyo guys. Nabuhay siya guys. Ayan o. Kaya tinanong ko to guys sa kakilala kong artist. So nakilala niya tong puno na to. Isa daw tong miracle tree. Ay, miracle fruit. Ayan. Miracle fruit siya guys. So titingnan natin siya kung makarecover, kung ano talaga yung kanyang haba ng kanyang mga dahon, kung ano yung hugis ng kanyang mga dahon guys. Ayan, you know? So makikita nyo guys na bagong tanim ko pa lang siya. So ayan. Alright, so ayan, hanggang dyan lang na muna mga kasordi. Nga guys, no, at siyempre nandito pa rin ako sa aking mga alagang bonsai. So dito po ako nag-uumpisa. So pagkatapos kong galing sa trabaho, so dito po akong tumutuloy, no.
Hindi pa ako nakapasok ng bahay. So paggalahe ko dyan, diretso na ako agad ako dito sa mga tanim kong mga bonsai. Nakakatuwa guys kasi nung tinanim natin sila is halos wala ng buhay, no? Halos naghihingalo na. Pero ngayon nakikita nyo naman yung kanilang recovery. Napakaganda talaga guys, no? At dito ko talaga na-realize na napakasarap sumagip nung ng buhay, no? Hindi man sa kapwa natin tao, pero sa kanila, dahil higit pa sa mga tao sila guys, na survive natin, no? Nakakatuwa dahil nailigtas natin sila sa sa masamang kalagayan. Alright, so ayun nga guys, at sana patuloy niyong subaybayin yung aking pag-aalaga ng buhay, dahil mula sa walang-wala pa silang mga dahon hanggang sa paglago ng kanilang mga dahon, ay dadalhin ko kayo at ipapakita ko sa inyo guys kung gaano sila kalusog at gaano sila kasaya, no, nung ating inaalagaan, habang ating inaalagaan. Alright, so ayun mga kasurti, kung kayo ay walang magawa sa buhay, no, at kayo ay namumroblema, no, pagdating sa inyong tahanan, pero ito ang pinakadabis mga kasulting gawin nyo sa inyong pag-uwi sa bahay. Mag-alaga po tayo ng mga puno, no, magtanim-tanim tayo, magtusok-tusok tayo ng mga sanga na imposible nating masurvive, no, yung kung nawala nun na yung kanilang katawan, may mga sanga sila na pakasakaling mabuhay pa natin. Kagaya niya mga kasurti, mga sanga lang yung tinanim natin, pero ngayon nakikita nyo naman nagkakaroon na siya ng pagtubo ng mga dahon. So nakakatuwa guys, dahil sa pamagitan niyan ay nakasurvive tayo, no, ng buhay ng mga puno. Alright, so ayan mga kasurte, hanggang sa muli, no? At sana ipatuloy nyong supportahan itong aking channel, dahil itong panibagong content ni Kasurte ay sagip buhay ng mga bonsai. Alright, so ito po si Kasurte ang laging nagsasabi at laging nagpapaalala. Lahat po sana tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, nang tayo po ay pagpalain at surtihin sa buhay.